Ako po si Red. Welcome back to my channel. Let's do this. Ito pong aking channel ay tungkol sa pag-review ng mga fragrances. Now, this is the first time that I would do a review on a Taglish version. So for those of my subscribers who are into English language, there's another review of the same perfume that I will upload or I have uploaded in English version. But for now, I will try to review in Taglish version, my native dialect. Mga papis, mga mamis, ako po ay narito sa Canada. Aventus by Creed. Napakasikat niya kasi napakarami niyang batch variations. So, ito pong pabango na to ay I think natapol na niya o nahigitan na niya ang popularity ng Giorgio Armani's Acqua di Gio nung panahon na kasikatan. Hanggang ngayon, famous pa rin siya kasi I noticed that Acqua di Gio hindi naman siya outdated sa kanyang scent profile. Although, marami na naglabas sa mga pabango sa kasalukuyan at masasabi ko na Creed Aventus or Aventus by Creed ay talagang tuluyan nang nalampasan ang pagiging popular ng Giorgio Armani Acqua di Gio for Men. So, ang Creed Aventus po, una kong na-experience yan at Rustans, Shangri-La in Ortigas. And at the time, naglalakad lang ako and then I noticed na meron siyang counter na nagkikerry ng Aventus by Creed. And talagang pinupush ng sales assistant. So, curious lang ako dahil wala naman akong plan bumili ng pabango at the time. Nag-iikot-ikot lang kasi after work, gusto ko lang magpalipas ng oras, pagpatanggal ng stress, eh mahilig po ako sa fragrances. That's why I decided to roam around at the boutique. And then I noticed there's this Creed Aventus. So at that time, it's still 120ml pa po. Wala naman akong budget for that one. So, ang nangyari ay nakirequest na lang ako sa SA na kung pwede, makispray na lang muna ako. So, mabait naman siya. Inisprayan ko yung sarili ko dito. Tawang beses dito ng Creed Aventus na hinaram ko yung tester bottle sa SA para talagang makita ko, ma-appreciate ko kung ano ba yung tinatawag niya na niche perfume. Because at that time, wala akong idea ano ba yung niche perfume. Basta alam ko lang, mahal talaga siya. So, pag alis ko, nagpaalam ako sa kanya, inaamoy-amoy ko siya, sabi ko, napabalik was ako kasi talagang sabi ko mabango pala to, mukhang talagang pineapple at may pagka lemon ang dating, so citrus, fruity. And then na-appreciate ko siya pero talagang hindi ko afford, so I decided na umalis na at nag-thank you na lang ako. And then while walking sa corridors ng mall, eh napansin ko para ako may naamoy na medyo talagang elegante at mamahaling amoy na may pagka woody, smoky. So hindi ko alam na yun na pala yung Creed Aventus kapag ka nag-transform na siya in from mid hanggang dry down. And bongga talaga ang amoy ng Creed Aventus noong time na yun. At very potent pa siya. So 120ml. Actually, Creed Aventus yung pangalawa na nag-expose sa akin sa maganda o napaka kulay na mundo ng fragrances. Kasi ang unang nag-open ng nose ko talaga na ma-appreciate yung mga medyo complicated or complex na scent profile. Ang una talaga na naka-appreciate ako yung Thierry Mugler's Angel Men or kung tawagin ay Amen. Nung ginamit ko yung Amen, binigyan akong carded samples ng classmate ko na galing Spain na nagbakasyon. Binigyan niya ako ng siguro 8 pirasong carded samples ng Angel Men. Then, nung una kong ginamit yung isang sample niyon, napabalikwas talaga ako noon kasi hindi ko akalaing merong ganong pabango na napakalakas, napakabagsik niya at napakakakaiba ng amoy niya na hindi ko alam at that time na yun na pala ang tinatawag na tar note. Pero, ilang minutes lang, eh, na-appreciate ko na kasi parang nangangamoy coffee na siya and chocolate. And then, the rest follows. Magmula noon, naging interesado na ako to explore what are the beautiful, complicated, and complex fragrances that the industry is offering to me. 2014, hindi pa rin ako nagkaroon ng bote ng Creed Aventus kasi napakamahal nga. Then nakilala ko ang ARMAF Club de Nuit Intense Man Woody Toilet. I was able to acquire a full bottle of the newly released Club de Nuit Intense Man Woody Toilet, 105ml. At first blast, talagang hindi ko siya nagustuhan kasi napakasangsang niya dahil sa sobrang pagka lemon cleaner or toilet cleaner Lysol ng kanyang initial blast. Iba talaga tong 2014 ng Club de Nuit Intense Men. At first blast, talagang mapapaatras ka hindi dahil sa appreciation, kundi it's more of matapang siya. So, balahura siya sa umpisa. So, nagwawala talaga siya sa skin. At makikita mo talaga sa skin yung talagang oily concentration niya. That's the 2014 batch. Sobrang lakas. Just one spray will really project.
nakakabili bang ARMAF at that time? Dahil talagang pag gumawa sila ng pabango, yung mga initial releases nila, eh talagang full blast monstrosity. Pero lumalabas na yung birch, makapal din ng kanyang smokiness. Iba siya, talagang maaamoy ka ng 10 feet onwards in just 2 sprays. Naglabas din siya ng mga flankers na ibang concentration. So naglabas siya ng woody perfume concentration, naglabas siya ng limited edition concentration, then naglabas din siya ngayon ng Club de Nuit Intense Man Pure Perfume na yun po ang tatalakayin natin ngayon. Kasi meron po akong full bottle ng Pure Perfume version na to. Pero ano po ang notes ng Club de Nuit Intense Man Pure Perfume? Ito po ay parehas lamang napansin ko. Notes ng Club de Nuit Intense Man Woody Toilet. Nagkaroon pa ako ng I think 2020 version ng Club de Nuit Intense Man Woody Toilet matapos kong magamit yung 2014. Pero sa sinamang palad, hindi na po siya kaparehas o kasing bagsek ng 2014 batch base sa aking memories and experience. Was really shortened. Hindi na yun yung parang ma-anosmic eh. Hindi rin yung parang yung issue ng maceration kasi matagal ko rin kinip yun eh. Pero talagang yung 2019-2020 version na yun eh, shortened lang talaga ang longevity. So I was really disappointed dahil nag-iba na when it comes to performance ang 2019-2020 version ng Club de Nuit Intense Man kumpara dun sa original first release edition or version ng 2014. Yung AFNA, not only intense, kung ikukumpara ko ngayon sa pure perfume ng Club de Nuit Intense Man, the AFNA, not only intense, is mas maasim, mas tangy siya. And then, masasabi ko rin sa kanya na mas smoky din siya, smokier siya. So, para din siyang Laventure na smokier, pero yung Laventure naman, kung ikukumpara ko sa kanila, as far as I remember, medyo may konting creaminess. And when it comes to the lemon, pineapple-apple blend ng Creed Aventus replica and clone, I would say na mas bilib ako sa Laventure kumpara sa Not Only Intense at saka dun sa 2019-2020 ng Club de Nuit Intense Man Woody Toilet. Yun yung comparison ko dun sa tatlo. Ngayon, meron lumabas na pure perfume nga na ito na siya. Yan na siya. So that's a 150ml bottle. So you probably know already the presentation of the usual Club de Nuit Intense Man. So ayan, meron na siyang mga konting sulat sa ilalim, andun pa rin yung kanyang pendant with crystals. And then ito naman yung box. So mas malaki lang, ganun pa rin yung kanyang presentation. Mas malaki lang itong box kasi 150ml na siya. So nothing much or wala naman masyadong special sa kanyang packaging. Pero ang maganda lang ngayon, this time, although black na yung sprayer niya dati, yung sa akin na 2014 was silver. And then yung 2019 at saka 2020 is also black na rin yun. So ang maganda lang dito ngayon is mas naglalak yung kanyang cap. At pwede mo siyang i-pick up from the bottle. Pero gaya ng kaparehas ng lahat ng Club de Nuit Intense Man na bottle, this is really prone sa smudge. So magbabaka talaga yung ating mga fingerprints dito. Pero okay lang kasi I'm after the juice. So probably alam nyo na rin yung mga notes ng Club de Nuit Intense, Woody Toilet and Pure Perfume. So umpisa talagang napaka-citrus niya sa lemon and apple. Then meron siyang konting hint ng pineapple. Hindi po siya kasing asim ng Not Only Intense ng Afnan. Pero hindi na rin siya yung merong dirty or harsh opening ng Club de Nuit original or OG. Mapa 2019-2020 pa yan or mapa 2014 pa siya. Wala na siya nun. Mas smooth na ang opening nito. Nakaka-attract. Ayan, mabango talaga siya sa opening. Tsaka hindi na siya nakakahilo kasi lately napansin ko marami na ring perfumes ang nagkakos sa akin ng nausea or headache. But this one, safe na gamitin ko to kasi hindi to prone ng headache sa akin kahit mag-overspray pa nga ako. Sinubukan ko pa nga mga Berks na 8 spray sa loob ng chest ko dito. Tinry ko lang, ating umabot pa ako ng 10 sprays. Awa ng Diyos, hindi naman ako nahilo. So, yung opening niya, ang dali niyang umikot, ang dali niya maging rounded. So nawala na yung kanya mga sharp edges. Kaya maganda siya kasi nagiging social kagad siya sa umpisa eh. Casual siya, sensual siya, and then may pagka-social talaga yung kanyang formulation eh. Ang maganda pa nito, kahit kaka-spray mo lang, bigyan mo lang ng mga 5 minutes pag naparaan ka sa tao at medyo ma-appreciate kagad nila yung radius, yung cloud ng fragrance, ng smell. Ma-appreciate kagad nila kasi napaka-mas pleasing ng kanyang fruits or top notes sa composition.
It lingers in the air, very aromatic siya. And so napakaganda ng blend ng composition ng top notes, which again, as far as I remember, would be like lemon, bergamot, pineapple, apple, and blackcurrant. Ngayon, it will only take like 10 minutes, wala pang 20 minutes. Sa mid-stage, doon nalalabas yung pagka-white floral niya at saka yung rose. Actually, yung white floral niya, yun ang mas naaamoy ko kumpara sa rose. No? Yung rose talagang parang backup support lang siya. Pero yung white floral niya, kasi maaamoy ko, parang siyang merong konting kakapalan na alam ko hindi na siya yung fruits and citruses. Yun na siguro yung tinatawag nilang jasmine. Napakabango. Ang ganda ng pagkakablend ng jasmine nito sa mga fruits and citrus ng Club de Nuit Intense Man Pure Perfume. Pero hindi na do-dominate ng jasmine yung fragrance journey na talagang namumuno ay mga citrus and fruits. At nandun na rin yung birch. Yung birch niya kumpara sa 2014 original or first version ng Club de Nuit Intense Man Eau de Toilette at saka ng mga sumunod pa na version niya, ang birch na to ay hindi na siya makapal. Hindi na siya yung kasing smoky na mga naunang OG. Ang birch ito is more of like support na rin lang siya along with the jasmine. So this blend, napakaganda ng kanyang refinement. So pangkabuuan niya, masasabi ko na rin na medyo malapit na rin siya sa Creed Aventus. Nagkaroon ako ng Creed Aventus dati na mga ilang batches din na magkakaiba. Pero the best na nasubukan ko through decants ay yung tinatawag nilang batch code na Z01 or Z01. Ang kalidad nun, ang kanyang pagka sophisticated, ang kanyang pagka-elegante at ang kanyang attraction o magnetism, ang pagkaka-blend ng Z01 ng Creed Aventus ay kahanga-hanga. Very admirable, napakamahal nga lang, and now very rare to find. So one of the rarest perfume batch of all time na siguro ang Z01 ng Creed Aventus. Now when it comes to the performance, projection and the scent trail ng Pure Parfum by Club de Nuit Intense Man, I would say na nandun siya sa above average. Maaamoy siya at the first 20 minutes and then after that medyo magpo-pull back siya ng konti. So hindi mo na rin siya naaamoy, pero there's such thing as anosmic. Medyo maaamoy ka pa rin ng tao, pero hindi na ganun ka-highly compliment yung by numbers kumpara dun sa initial first 10 to 20 minutes when you are starting to wear Club de Nuit Intense Man Pure Parfum. Close quarter lang siya para ma-appreciate sa sayo ng mga tao sa paligid mo. Unlike the Afnan, not only intense, it is really consistent when it comes to projection and scent rate. So super haba pa rin ang kanyang radius na naaamoy siya ng tao sa iyo kahit na may gitsang oras na siya. At Pure Parfum, I think kahit konting overspray nito, medyo siguro uubre. And I think yung kanyang longevity naman nito, matagal ang kanyang close to skin. Madali siya mag-dry down, pero yung kanyang close to skin ay talagang enduring. So, merong aabot ang close to skin nito, aabot pa to ng 10 hours . Maaamoy mo pa rin siya kahit bago ka maligo sa umaga kung nag-spray ka bago matulog. Bigyan mo siya ng around mga 7 to 10 hours, 11. Maaamoy mo pa yung close to skin nitong Club de Nuit Intense Man Pure Perfume. So ngayon, base notes naman. Pagdating sa base notes, andun yung sinasabing patchouli, ambergris, then meron pa siyang musk at saka vanilla. Napakaganda ng pagkakablend ng patchouli niya in combination dun sa birch, white florals, and then with the fruits and citruses. When it comes to sa seasons, I would say na panalo talaga tong Pure Parfum na to ng Club de Nuit Intense Man. On the high heat of summer, then sama muna yung rainy days. I think uubra to sa tag-ulan sa mga kababayan ko dyan, mga amoy birds natin dyan sa Pilipinas. Ngayon dito naman sa Canada, may four seasons kami. May spring, summer, fall, and winter. So I would say na itong Club de Nuit Intense Man Pure Parfum is very suitable para sa spring, summer, even sa high heat of summer, fall, and then a little bit lang sa winter. Pero kasi masyado malamig dito sa mountain, sa Rocky Mountain namin, so kakainin lang ito malamang on extreme winter. Tingin ko ito, basta nag-shower ka lang bago maglagay nito, I think panalo ito sa pawis, sa mix ng sweat at sa sobrang init na siguro 36 to 40 degrees natin dyan, panalo pa rin ito. I think obra din ito, swak din ito sa mga holiday seasons. Ngayon, kung sakali man nakatulong po ito at natuwa kayo, naaliw kayo sa aking review at medyo may natutunan kayo kahit papaano, ay mag-subscribe naman po kayo sa aking channel at mag-click na rin kayo ng like button. So, lalo na sa mga returning viewers and first-time viewers na mga kababayan kong Pilipino, mag-subscribe naman po kayo at tulungan nyo naman na kahit papaano ay tumaas ang aking numbers. And
I would be more inspired to upload maybe more of the Taglish version of fragrances na nasa aking mga collection. And to my new subscribers, napakaraming thanks po. Salamat thanks sa pag-click nyo ng subscribe sa aking channel. At sana na-check nyo na yung mga previous kong videos at kahit paano medyo naaliw din kayo at nakitaan nyo rin ang potential ang aking fragrance channel dito sa YouTube. Ako po muli, si Red, ang inyong kaibigang kaamuyan para sa aking YouTube channel. Let's do this!